Hi guys! Samahan niyo akong gumala ngayong araw. So, yan. Tara. Let's go. So, yan. Kasama ko nga pala guys. Si Mama. Yes, yan. Ay, nahanap ko pa. Ayan guys. Unahan nga pala ako niya nakaupo. Dahil gusto ko. Wala kayong magagawa, Charis. So, yun nga pala yung dinadaanan nila Kuya Nolly. So, nag-vlog din dyan si Kuya Nolly kasi nga maganda dyan yung view. Yan si Mayon. Yung dating nga pala guys, nahihilo ako sa jeep ngayon. Medyo hindi na kasi medyo nasanay-sanay na din ako. So, yun guys, first time ko nga pala ito mag-voiceover. So, yan, nahihirapan ako pero alam po sa umpisa lang to. Kaya, fighting lang, you know. Go, go, go. Ayoko talaga mag-voiceover guys dahil nga napakapangit ng boses ko. Pero eto, go, go, go lang para sa future. Oh my God. Yung naririnig nyo nga pala sa background ko. Yes, yung mga kuliglig po yun kasi gabi na dito sa amin. Charot. Gabi na kasi akong nag-voiceover kasi nga masyadong tahimik yung tao. Pero maingay naman yung kuliglig. Pero goods lang yun. Guys, flex nga rin pala tong UST dito sa Legazpi. University of Santo Tomas. So, dyan nag-aral yung mga mayayaman. Yes, yung mga rich kid na mga friend natin. So, yan guys. After nga pala namin ni Mama mag-jeep, nag-tricycle naman kami papunta ang BIR. So, yes guys. Tama yung narinig nyo. Pupunta na kami ni Mama ngayong araw sa BIR. Dahil marami nag-request nito. At naaawa na wala pa daw akong ads. So, yan na. So, kasuyo na nga namin ni Mama. At kinuha ko na nga pala yung wallet ko para tingnan ko may pumasahe. Pero nakita ko na wala nga pala. Kulang pala yung bariya. Eh, si Mama muna yung pinambayad ko ng pamasahe. Hi guys! So, nandito na tayo sa ano. Nandun yung building ng BIR. Yes. Tapos, ito shortcut kasi dito kami binaba ng tricycle. Kasi tinanong ko kung ano, kung hindi ba pwede dun idiretso sa may building ng BIR. Tapos, ano, dito daw kasi may guard. So, nagtanong kami. Tapos, pwede naman daw dito pero pwede din doon sa may kalsada. Tapos, ito parang shortcut na daw. Tapos, nandun ko sa kabila yung building. So, yan. Let's go. So yun guys, ito nga pala yung embarkadero dito sa Legazpi. So napakalaki pala niya. First time ko kasi makapasok dito eh. Yes, dahil first time ko, yan, sinulit ko talaga, nilibot ko yan. Pero hindi ako nakapapicture talaga kasi wala akong magpipicture sa akin. Hindi naman si Mama marunong. So yan ang laki. Oh my God, bilog pala talaga siya. First time ko kasi dyan makapasok eh. Sorry na guys, ang ganda pati ng ano, taas. Yes, pero hindi na kami naka-diretso sa task kasi nga may pupuntahan kami ni Mama na mas importante bago yung gas. So yan guys, ito nga rin pala yung food court dito sa Imba. So ang ganda lang kasi nasa gilid siya ng dagat. So napakaganda ng view. So dito kasi kami dumaan pupunta ng BIR para hindi na dun sa kalsada kasi mainit. So at yan guys, nakalabas na kami ni Mama sa building na yan. So, yan, napakainit. Wala pa naman akong dalang payong kasi na ako mahilig. Yes, palaging nawawala yung mga dinadala kong payong. Ewan ko na paano pero nakakalimutan ko kung saan ko nilagay. So, yan nga pala guys. Nandiyan kami sa may parking area. So, yan, pupunta ulit kami. Wala na akong boses. At yan guys, sumunod pa kami ni Mama sa gilid ng kalsada kasi medyo malapit na yung BIR. So yun, kinakabahan nga pala ako dyan kasi hindi ko alam kung ano yung mga requirements na dadalhin kasi ID lang yung dala ko, yung ID ni Mama tsaka ID ko. So yan guys, good luck sa atin. Pinauna ko na nga rin pala dyan guys si Mama kasi hindi ako sanay sa mga ganyang lakad. So nandito na kami guys sa BIR, Bureau of Internal Revenue. Ayun ko lang nalaman yung ano yan, yung meaning. Hi guys, so ito, nandito na kami sa BIR. Tapos, nagtanong ako sa ano, sa guard kung sabi ko, ano po yung kailangan, yung requirements pag mag-a-apply ng ano, ng TIN number, yung, tapos tinanong ako kung para saan, sabi ko para sa YouTube. Tapos, yun, binigyan ako ng papel. Tapos, meron pa yung kailangan, may kukunin sa barangay. Yung tax din eh, kasi hindi ko naintindihan kanina. Basta mahaba kasi yun, basta yung tax din lang yung naintindihan ko. Ano, may kukunin po sa barangay. Tapos, hindi alam masyado nung card kung ano yung mga kailangan, yung mga requirements. Kaya, mag-inquire ako doon sa loob mamaya. Tapos, may ano po kasi marami po sinta. So, yun, I feel ko na ano,
na hindi tayo ngayon makakaano. Pero sa susunod pagbalik, di ba, kasi nga mag-inquire pa lang tayo ng ano, ng requirements ko, ano yung mga gagawin. Tapos eto, dalawa to. Fi-fill upan. Tapos yan, pero mamaya. Wait lang, guys. Magtatanong tayo. Nasa pila tayo dyan, guys. So yan, kaya magpakit muna tayo dahil iinip na ako, charot. So yan nga pala, guys. Si mama, siya na yung pumila para sa akin dahil nandito lang ako sa may pintuan sa tabi ng guard. Kasi nga gusto kong sumikit. Bakit ba? Wala kayong magagawa. Gusto ko. Nagugutom na ako, guys. Hi, guys. So yan, nandito ako pa rin ako sa BIR. Tapos kakalabas ko lang ng office. Tapos yun, nag-inquire ako. Meron din, pwede din kasi sa online. Kaso magpapa-appointment ka pa. Tapos, ano, oh, pwede din. Tapos sabi ko, dito na lang, yung ano na lang. Yung face-to-face na lang. Tapos, yun, pinituran ko na yung requirements. Tapos nakalagay dun na 500 pesos yung fee sa pag-register. Tapos, ano, kailangan ng, okay, kasi yung ID ni mama is 4-piece ID lang. Tsaka, kumuha si mama ng voter certification. So, voter certification, pwede na din daw. Then, ano pa yun? Wait lang. Yung, kailangan may kukunin ako sa abogado, yung paper. Kasi nga, ano, parang kay mama kasi nakapangalan, pero ako yung nag-aasikaso, like ako yung nag, alam mo yun, ako yung naglalakad ng requirements, pero kay mama nakapangalan, so kailangan ko yun. Tapos meron pong kunin sa ano, sa munisipyo namin yung tax din, eh, yung sinabi ko sa inyo kanina, pero mamaya babasahin ko sa inyo pag uwi. So yan, now pauwi na kami. So ang oras nga pala is anong oras na? 11:11. So yan, pauwi na kami ni mama, tapos kakain muna kami, then diretso na uwi. So yan, guys, see you later. So yan nga pala, guys, pauwi na kami ni mama, pabalik na kami, at sabi ko nga pala sa driver ay sa SM kami bababa. Malayo yun sa BIR, kaya mahal din yung bayad, pero goods lang yun kasi ayoko naman maglakad kasi mainit. Wala kami na lang payong, tsaka nagugutom na kami ni mama. So yan, guys, maawa naman kayo sa amin. Sabi ko nga rin pala, guys, kay mama, ititreat ko siya ngayon ng Jollibee. Yes, magja-Jollibee kami sa McDo. Gusto niyo yun, guys? Ayan nga, guys, kahit nagugutom na tayo, nakasalubong natin si McDo at mag-appear muna tayo, guys. Pero hindi tayo dyan kakain, dun tayo kay Jollibee. Nakalimutan ko nga rin pala dyan, guys, na spicy yung orderin. Kasi nga, pag nagja-Jollibee talaga ako, spicy talaga yung order ko. Kasi nga, gusto ko may thrill. Gusto ko may nalalasa akong maanghang. Kasi nga, real bicola na ako, guys. After nga namin kumain, hindi pa ako nabusog. Gusto ko sana isa pa. At syempre, bago tayo malisin, manalamin muna tayo, mag-retouch. So yun nga pala, guys, yung outfit ko. Nakaskirt nga pala ako dyan. So yan, chesa ba? Charot. Nasa jeep na nga pala kami dyan, guys. At yan, magpupunas muna ako ng pawis sa mukha. Dahil papawisin talaga yung mukha ko. Ang pangit niya, guys. Super. So, tinagal ko nga ba dyan yung mga glitters. Yes, okay lang kahit wala na makeup. Pero wala naman talaga ako dyan makeup. Yung glitters lang yun sa mata. Highlighter ba? Pagkarating ko nga pala, guys, sa Santo Domingo. Dumiretso agad ako dito sa Shop ni Ate Liza. So, dito nga pala yun sa supermarket. So, dyan ako sa kanya nagtrabaho. Yung dati kong trabaho, dyan ako sa kanya. So yun, guys, napakaganda na dito at napakagaganda ng mga paninda niya. So yun, kung dati hindi ako nakakabili ng mga damit niya dito, pero ngayon nakakabili na ako kasi. So yun, guys, namiss ko talaga magtinda dito kay ate kasi dati nasusukat ko yung mga paninda niya dito. Yes, sinusod ko talaga, guys, as nagpipicture ako tapos pinupost ko. Pero guys, yun, na-one-one ko din kasi yung mga paninda niya. Ako kasi nagmo-model dati ng mga paninda niya para mabili ka agad. Kasi hindi naman na-appreciate ng customer pag hindi talaga nasuot ng tao yung item. So yun, guys, nakauwi na nga rin pala ako.
Hi guys, for the outro na muna ako kasi hindi ako nakapag-outro sa bahay kasi nga may tugtog sa kapitbahay yung radyo. Kaya, 'di ba? Mahirap na. Tapos ayun, after ko nga pala umuwi, so kanina pa, tapos nag-jebs muna ako, char. So pupunta ko ngayon sa bahay ng ng kaklase ko kasi gagawa kami ng research paper. Ayusin namin kasi magpo-proposal defense na sa December. December na nga pala. Tapos ayusin pa namin, marami pa kami ayusin na yan, oh. Ayan, oh. Ito yung namin, research paper. So yan, tatapusin namin, hindi pa tatapusin, gagawa, kasi hindi pa talaga yun matatapos ngayon kasi madami pa kong gagawin. So yan guys, so about dun nga pala sa, about dun sa tax number sa natin, sa TIN, asikusin ko muna yung mga requirements na gagamitin. So yun nga pala, nasa CP ko kasi, hindi ko nakakopya kanina. Yung kailangan sa abogado, kasi nga diba na-explain ko na kanina. Tapos, yun, basta sinend ko yun kay Kuya Noli, sabi ni Kuya Noli, dami daw na na requirements, nagulat din siya, kasi akala niya yung ID lang ni Mama. So yun guys, thank you sa panonood at shout out po sa lahat. Speaking of Kuya Noli, shout out po sa'yo. Thank you po, dahil diba, pag mag-message ako sa kanya talagang, mag-reply agad yan. About kanina, nag-message kasi ako kung pwede ba yung 4-piece ID ni Mama. Pero, buti na lang meron si Mamang voter certification. So, yun, thank you shower out kay Mami Mali. So, yun, si Mami Mali gusto din kasi niyan tumulong about sa tax, pagkuha ng tax. So, yan. Thank you po. So, shower out po sa lahat. Ati Rica, hello. And then, sa inyong lahat, sa lahat ng sponsor. See you guys, bye-bye!